guys, welcome back for another vlog here in my YouTube channel at na-miss ko nga to. So ngayon, di tayo magko-cover ng mga song, mga hugot song na ginagawa natin ngayon sa channel ko. But ngayon, pag-usapan natin, okay, yung limang tips na pwede nyo gawin na ginawa ko sa channel ko kung paano ko naabot yung 1,000 subscribers. Ngayon, ang subscribers ko ay 1,500 plus, 1,530 plus, yun ang subscribers ko ngayon. Ngayon, pag-usapan natin yan sa loob lamang ng 3 weeks na hit ko agad yung 1,000 subscribers. Kaya kung interesado ka, patuloy mong panoodin ang vlog na to. But before that, please click the subscribe button, the bell button, para ma-update kayo sa mga vlog na ilalabas natin. Pakipindot nyo yung like and share para mapanood to ng iba. So tara, bisamahan nyo ako. So yun guys, wala na tayong palabok-labok. At paliboy-diboy pa ako. Umpisahan na natin to. Limang tips kung paano mo maaabot o ano yung ginawa ko kung paano ko naabot yung 1,000 subscribers. Number 1, sumabay ka sa trending. Yes, sabay tayo sa trending sa mga nangyayari sa mundo. Katulad ngayon, ang trending ngayon is COVID-19. Mag-vlog ka about COVID-19. Ano ba yung ginagawa ng surrounding, ng pamayanan natin, ng government natin, kung paano ba masusolusyonan yung COVID-19 or gumawa ka ng vlog, pagsasalut dun sa mga frontliner, yan, sa mga nurse, mag-thank you ka sa mga doctors, sa mga police, I mean, sa mga army, sa NGO, sa lahat. So, kung ano yung trending, yun ang gawin natin. Katulad ko, nung panahon yung bago ako makapag-hit ng 1,000 subscribers, okay, ang trending that time is The Voice Kids, yung panahon ni Banjus. At simula nung binalag ko si Banjus at yung blind audition niya, yung mga kasabayan niya, doon nag-umpisang dumami yung views, doon nag-umpisang dumami yung subscribers ko. Amen. So, doon nag-umpisa dumami yung subscribers ko. And, yun nga guys, yung pinakamataas sa views ko doon sa mga reaction video ko na ginawa. Reaction video kasi yun eh, is yung kay Banjus na 16K views ha, sa isang video. So, lahat ng video ko about Banjus, kasi siya yung trending that time, is 10K above. Talagang yun siya. So, yung number 1, sumabay ka sa trending. So, kung ano yung trending, isip ka, pag-isipan mo mabuti, mag-note ka. Katulad ko, may note ako dito sa aking tablet, sa aking iPad, dun sa mga pwede natin pag-usapan dito, at yung sa mga i-cover kong song. Katulad ko, I'm related to music. So, that's why ang nire-react ko is all about music. So, kung ikaw and ang hobby mo is makeup, so mag-react ka doon sa mga nagme-makeup. Katulad ngayon, trending din si katulad noon, trending din si DJ Luño. Pwede mong i-react yun sa reaction video kasi madami talaga nanonood at mabilis siya talaga makahatak ng subscribers and views, okay? Number 2 ay yung tuloy-tuloy lang ang paglabas ng video. Katulad ko noon, so sa isang linggo, ilang ba yung nagba-blind audition sa The Voice Kid that time? So, 5 yata or 3. Kasi, 3 Saturday, 4 yata o 5 pag Saturday, tapos 5 rin yata pag Sunday. So, ngayon namimili lang ako doon ng magagaling talaga kumanta. So, yun yung i-re-react ko na video. So sa isang linggo, naglalabas ako ng video ng 3 or 4. So, dapat tuloy-tuloy yung paglalabas mo ng video para ma-excite yung mga nanonood ng channel mo na eto every week to sa isang linggo, 3 beses siya naglalabas ng video. So, lagi nilang aabangan yung video na meron ka. So, dapat tuloy-tuloy yung paglalabas mo ng video. Huwag kang tamarin. Dapat tuloy-tuloy lang. And number 3 natin, ilabas mo yung mga vlog mo, sa FB, IG at Twitter, sa mga social media account mo. Pwede kang gumawa ng teaser, so hindi mo ilalabas yung buong mong vlog, but gagawa ka ng teaser. Teaser lang, yung magpapasuspend, tapos lagay mo sa dulo, bitin ka ba? So, yung link na sa taas para mapanood mo ng buo. Pwede mong gawin na ganon. Kaya ilalabas mo siya sa FB, ilalabas mo siya sa IG, ilalabas mo siya sa Twitter, imamahidin mo siya sa IG, lahat. Tapos, yun nga,
dapat tuloy-tuloy lang yon para ma-ex. And then yung number 4, related din dito, magtag ka sa mga kakilala mo. Tag mo yung mga friends mo para itag din nila yung mga friends nila hanggang sa makatawag dito, makakot ng attention at mapanood nila yung video mo. And katulad na ito, kapag nag-react ka ng video, minsan yung mga nireact mo ng video na sila mismo yung nagko-comment sa baba. And yung mga fans nila, katulad ni Maris Racal, nung parang na-pager ko siya sa isa kong vlog, nag-comment yung mga fans niya dahil na-vlog mo si Maris Racal, ipapalo ka namin mga fans ni Maris Racal. So parang ganun yung nangyari. So dapat guys, tag mo yung mga friends mo, ilabas mo rin siya sa mga tawag dito sa mga group chat nyo. Talagang itag mo yung mga friends mo, tuloy-tuloy lang para malaman nila. Ang maganda rin sa, di ba, pagtatag mo, paglalabas mo ng video, katulad dun sa number 3 natin, paglalabas mo ng video sa Facebook, IG, and Twitter, para pinapakita mo sa kanila that ito yung laman ng channel ko at meron kayong mapapanood sa channel ko. Parang you invite them, para binibigyan nyo sila ng access na, okay, ito yung laman ng vlog ko. And then yung number 5, ito, mag-enjoy ka lang sa pag-vlog. Okay, mag-enjoy ka, enjoyin mo lang. Okay, huwag ka masyadong mag-aim na maka-earn agad ng subscribers, maka-earn agad ng views. Okay, nasa proseso yan. Pero etong lima na to, ginawa ko to talagang tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. Ngayon, nakita ko ang nagtitrend sa channel ko is yung mga hugot song. So that's why, hugot song yung mga kinocover kong song. And yun nga guys, tuloy-tuloy lang, enjoy natin. Enjoy natin yung pagtawag dito, paggawa ng vlog na to, 'di ba? Enjoy natin, talaga mag-isip ka ng content na pwede mong gawin sa vlog mo. Okay, kung nag-uumpisa ka pa lang, talaga mahirap eh. Ang mahirap lang naman dyan yung 100 subscribers. Pag na-hit mo na yung 100 subscribers mo, tuloy-tuloy na siya. And basta may content kang nilalabas, and yun, wag niyong patulan yung sub to sub kasi hindi siya maganda, kasi in the end, i-unsubscribe din nila kayo kapag nakuha na nila yung subscribers na gusto nilang makuha. And share ko lang na nung nasa 200 subscribers pa lang ako, 200 plus subscribers pa lang ako, may nag-invite sa akin yung Macau Imperial. Pinagkatiwalaan nila ako, in-invite nila ako sa Fisher Mall. So doon yung pinakamalaking branch ng Macau Imperial, and in-invite nila ako doon para i-vlog yung lugar nila. And then doon nag-start na, kung mapapansin ninyo, tawag dito, kung mapapansin ninyo na hindi yan sa dami ng subscribers, but pag nakitaan nila kayo ng potential, nakitaan nila kayo ng kaposibiduhan, kukunin nila kayo maski konti pa lang yung subscribers nyo, or konti pa lang yung nai-hit o yung na-aabot ng mga views ng mga channel natin. But pag nakita nila, oh, may potential to, pwede to, kukunin ka nila. Katulad niyan, na-invite na tayo sa Macau Imperial, ganun din sa Momo Grill na last lang, 'di ba? They invite us because makikita nila that we have a potential. So guys, ayun na, i-share ko ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan ka, please click the thumbs up and click the subscribe button, the bell button para ma-update kayo sa mga vlog na ilalabas natin, mga cover na nilalabas natin dito sa ating channel. So I hope guys, madami kayong natutunan dito. And always remember, in this kind of situation, it's always good to be kind. God bless sa bawat isa. Bye-bye!